afternoon guys, this is Joe and welcome to my channel. So ngayon, reviewin natin yung in-install ko acrophobic na pipe. So ngayon, check natin kung paano yung sounds and then kung meron bang acceleration since alis din ako ngayon kasi pupunta ako sa office. So reviewin natin siya kung ano yung turog niya sa lakas. Okay, tara na. So ngayon, check na natin siya. Ito. So ayun yung tsura niya. Yan, nakikita nyo. Yan, medyo sakto siya sa block. So, eto. Yan, nakikita niyo yung design ng gulong. Kitang-kita. Kasi nga, pag yun sa stock na pipe is medyo malaki. So, nakapatip siya. So, pag ito yung gamit mo, yun, kitang-kita yung pinaka-muffler. Yan. So, nakikita niyo rin dito. Yan, nakaano na rin siya. Gayaman yung box. So ngayon, try natin buksan. Yan. Yan yung tunog niya pag sa ano, standby lang. Yan. Yan. So mamaya, itetesting natin yung performance niya sa road. Yan, kung ano yung mga kung gaano siya kalakas pagdating sa kalsada at saka kung gaano siya yung acceleration kung meron nagbago ba. And then yung sa ano kung ano yung tunog niya sa parking, kung malakas ba o kaya sa mga kulob, yan. I-check natin. Yan. So ngayon, try natin ulit. Sobrang lakas niya. So yun, samahan niyo ako bago ako umalis. So yun, nakita niyo na yung pinaka-actual nung itsura na acrophobic. So okay naman siya, yan. So wala naman siyang problema. So okay naman yung sunog. So ngayon, alis na ako, pupunta ako sa office. Siyempre, asap muna ako ng gear. Then reviewin na natin siya sa road. So, bye muna. So, ngayon, ang gagawin natin is re-reviewin natin yung acrophobic na install ko nung nakaraan na exhaust. So, i-check natin yung performance and yung kung gaano ba kalakas yun doon sa actual. So, ngayon, ito na yung gamit ko yung acrophobic na install natin. Kaya, maririnig nyo, about 40 kilometers, ganyan yung tunog. Ayan. Tapos yun, nahalata ako na lang rin din sa ano, performance niya. Kahit na nakarampa. Ano, yung hatak niya lumakas. Yan. Siguro kasi, doon sa lumang stock kasi, medyo, ano, sarado yung labas ng pipe niya. So ngayon, pupunta tayo sa office kasi i-check natin bago tayo mag-operation. Kaya, yun, pupunta na rin ako at sinabay ko na rin sa vlog. Kaya makikita nyo may mga checkpoint. Marinig nyo, medyo iba talaga yung sounds nyo kaysa sa ano, sa stock. Ayan, sa mga ano, sa pagdating sa pag-install ng exhaust. Yan, medyo ingat lang kayo pagdating sa mga pupuntahan nyo mga city kasi nga may mga city ordinance yan. Na minsan mababa lang yung inaano nila yung mababang decibels 90 yan katulad sa Marikina yan kaya bago kayo mag-install ng ano ng mga pipe or kaya mga ganyan mga aftermarket pipe dapat make sure nyo yung mga pupuntahan nyo muna kasi nga kahit yung sa mga LTO di ba sa LTO 115 yung inaano nila regulation nila. Pero sa iba, hindi nila sinusundan yon. Mas sinusundan nila yung city ordinance. Kaya, medyo ingat lang talaga. Kasi yun yung pampano ng mga nanguhuli. Pang yung bala nila, yung city ordinance. So, nandito na tayo sa podium. Balikan ko kayo mamaya, ha. Yun.
pinapasok tayo. Yan, ito na yung podium. Pasok muna tayo. Okay na pa? Thank you pa. Yan, park muna natin yung motor. Yun, na-miss ko to ah. Open naman yung mall. May iwan na kasi, diba? So, wala nang ano, card. Thank you. Mall, libre parking ngayon ah. Walang bayad. So yun guys, bye muna. So yun guys, tapos na tayo pumunta sa site. So ngayon, mag-grocery na muna tayo since dito sa podium mabab konti lang yung tila. So bye muna. So, nakabili tayo ng pang cordon blue. Nakabili lang tayo ng breadcrumbs. Paano meron breadcrumbs? So, ngayon, magbabayad na tayo. Yan, para makauwi na tayo. Yan guys, tapos na tayo mag-grocery. Yan. Bali, pumunta ako kasi sa office. May chinek lang ako bago kami mag-open. So, since nandito na ako and then konti pila dito sa may podium, yan, nag-grocery na rin ako. So, yan, libre park. Ito yung tunog ng pipe or yung acrophobic sa parking. If maririnig nyo, medyo buo talaga siya. Ganda. Ako nakagandaan ako sa tunog ng acrophobic eh. Hindi siya yung masakit sa tenga, unlike ng ibang pipe. So yan, palabas na tayo ng podium. Yes, makaka-uwi na rin tayo. So yan, paglalabas kayo ng bahay, then pauwi na kayo. Make sure na maligo kayo ah. So syempre, baka ma-expose kayo sa virus yan. So maganda yung maingat. Yan, sana hindi mabasag yung itlog sa likod. Pag sa open field naman, yan, narinig niya yung tunog. Yan, harurot na rin. Diba? Hindi naman siya yung sobrang lakas. Saktong may tunog lang. Yan, salute tayo sa mga nagdi-deliver. Foodpanda, Grab, Angkas, yan. Yan, sila kasi yung parang pinakakamait pa natin ngayong ano, quarantine. Kasi syempre, bawal tayo lumabas eh. Pag naka-standby naman or nasa ano, yun, hindi naman masyado malakas, diba? Typical na normal na tambucho lang na may tunog. What? Bro, what are you talking about, man? So, sa mga hindi nakanood ng vlog ko nung nakaraan, so ilalagay ko na lang yung description ng part 1 below. May mga nagta-tricycle na rin ah. Ay, baka kumukuha ng ayuda.
So, doon sa hindi pa nakanood nung nakaraang kong vlog, so, nabili ko yung pipe ko ng 2,300 something yan. Almost 2,300. Tapos yung elbow ko, pinagawa ko lang sa labas. Mga nasa around 1,700 yata yun. Sa MC Muffler. Yan. Kung bibili kayo, explore din kayo. Kasi minsan, sa Facebook, syempre okay din sa Facebook. Kasi nga, nakikita nyo yung actual, tsaka dito lang rin sa Philippines. Ito kasi, pag yun sa Shopee, yan, mga galing Thailand yan or China. Kaya, before kayo bumili sa Shopee, make sure na lang na maganda talaga yung review. Ito, bali, parang tinesting ko lang naman eh. Nung nakita ko, maganda yung quality. O, di, why not, di ba? Tinesting lang natin. So yun guys, malapit na tayo sa bahay. Dito na tayo sa may mental. Ayan. Bali, ilang minutes na lang nasa bahay na tayo. So yun guys, malapit na tayo sa bahay. So, thank you for watching. And then kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and hit the notification icon para lagi kayo updated sa aking vlog. And then please do like and share na rin. So, bye for now guys, and thank you for watching.